We are here to worship and bow down to the Lord, to remember His amazing love, and to thank Him for what He has done. So this morning, let us sing a song to lift His name up high. Here I am to worship. To go home.
His name. Papuri po sa ating pong Panginoon, sa ating pong pag-aawitan. Pwede po kayong pumalakpak dyan po sa inyong pong mga tahanan bilang pagpupuri sa ating pong Panginoon. So good morning po sa ating pong lahat at sa lahat po ng ating pong mga kapatid na kasama po natin sa ating pong pananambahan sa bahay-bahay through live streaming. So extended po ang ating pong ECQ. So stay home po mga kapatid at matatapos din po ito. Kahit nung unang panahon pa, ang pagkakasakit ay isa ng common problem ng maraming mga tao. Actually, mas malaki ang problema noong ancient time sa sakit. Dahil una, syempre, hindi pa moderno ang kanilang medisina. Hindi pa nila natutukoy kung anong klaseng mga sakit ang dumadapo sa kanila at hindi naibibigay ang tamang mga gamot na kailangan ng kanilang mga karamdaman. Kaya sabi nila, kahit noon, yung mga simpleng sakit lang, ikinamamatay na ng tao. Halimbawa lang, ikalawang hari, 21 Nang panahon iyon, nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias. Dinalaw siya ng propetang si Isaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh, ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka ng mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mo iyan. Ano ba ang sakit niya? Na later on, pinagaling din siya ng Diyos. Verse 7, pagbalik ni Isaias kay Ezekias, iniutos niya sa mga katulong ng hari na tapalan ng katas ng igos ang bukol ng hari upang ito'y gumaling. Ginawa nga nila iyon at siya ay gumaling. So ano bang sakit niya? Bukol. Hindi natin ako anong klaseng bukol ang dumubo sa kanya, sa ang parte ng katawan niya ang bukol na ito. Pero sabi ng Bible, ito na raw ay malubha sa kanila at pwede ikamatay ng isang tao.
So siguro, hindi basta-basta buhol. So hindi nila matrace kung ano ito, hindi maoperahan. Hanggang sa ikamamatay sana ito, nangari. So isang common na karamdaman, itinuturing ng malubha sa kanilang panahon. Kaya lahat ng tao, naghahanap talaga ng lunas sa iba't ibang kaparaanan sa ngalan ng paggaling. Lahat ngangatain. Lahat pahuhuluin. Diba? Sa ngalan ng paggaling. Basta bumaling lang tayo, gagawin ang lahat eh. Yun ang ibig sabihin. Ganun talaga ang taong may sakit. Kahit anong ipayo mo, kahit anong sabihin mo sa kanya, gumaling lang siya o ang kanyang mahal sa buhay, gagawin niya. Kahit ipahuli mo ang ibong Adarna sa kanya, gagawin niya sa ngalan ng paggaling. Ganun tayo kadesperado sa paghahanap ng lunas sa karamdaman na meron tayo. Lalo na tayong mga Filipino. Diba, mabalitaan lang, marinig lang kung kani-kanino, eh talaga namang gagawin na. Iniisip natin na bisina na yun. Lahat nga natain. Diba, dati, lalo dito sa Carcona, dati mga minata niya. Ano? Ano yung mga na, yung asitaba yata ang natatanda ko. Talaga naman, parang mga ngata ng ngata. Ano? O sa amin kasi, nga ang inangata. O dito, asitaba ang inangata. Ano? So, sambong, pakukuluin, malunggay, guyabano, lahat na lang pakukuluin. Kaso, paglipas ng ilang buwan, wala na, tinatamad na rin magngangata, tinatamad na rin magpakulo. Di ba ba? Kaya hindi ako nagtataka na baka sa susunod na mga araw, ipil-ipil naman ang nangangatain nyo. Ano? Sa ngalan ng paggaling. Ganun talaga ang tao kahit naman ngayon, di ba, ang COVID-19. Na ating pong inaharap. Lahat ng bansa desperado na sa paghahanap ng lunas. Lahat ay susubukan, lahat ay gagawin para matuklasan ang tamang formula ng gamot para dito. Di ba sa atin, sa Pilipinas, parang nabalita yata kahapon, magte-test na sila ng mga gamot, di ba, na susuriin para kung malaman kung epektibo ba dun sa mga merong pong positive na COVID-19. Kasi lahat gagawin natin, lahat susubukan natin. Kasi ang hanap natin, healing, paggaling. At alam niyo mga kapatid, from ancient time up to today, ang isa sa common cure na ginagawa ng mga tao is tubig. Water is known and believed in the ancient time to be the agent of healing. Diba? Ang dami namin yan kahit sa Pilipinas. Diba? Daming lugar na may tubig. Dinadayo, iniigiban ng tubig, ipinapaligo, iniinom, ipinapahid sa bahagi ng kanyang katawan na may sakit sa paniniwala na sila'y gagaling dahil sa tubig na yun. Kasi nga, ang paniniwala natin, ang tubig ay nakapagpapagaling. Kahit sa India, yung, I don't think it's tama because yung Ganges, diba? Kahit i-search nyo yan, talagang dinadayo yan ng maraming mga tao. Ano, talagang naroon sila sa isang specific date na pinupuntahan talaga nila yan for cleansing. Because water is life. Sabi nga nila, ang totoo naman yan, hindi tayo mabubuhay ng walang tubig. Yun nga lang, ang iniisip natin nagpapagaling sa atin is the literal water. Pero ngayon pag-uusapan natin at ituturo sa atin na ang tunay na nagpapagaling at pwedeng magpagaling sa atin is the living water, which is Jesus Christ. Juan 5, isa hanggang sa mga sumusunod. Pagkaraan nito'y dumating ang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo, ay Bethesda. So sa panahon ng ating Panginoong Jesus, meron din pong isang lugar na may tubig na kinikilala nila sa kanilang panahon na mahimala, na gumagawa ng miracle sa kanilang panahon kasi nakapagpapagaling daw ito ng mga karamdaman. So pumunta si Jesus sa lugar na ito at nasaksihan niya yung nagaganap sa lugar na ito na kung tawagin ay Bethesda.
Meron daw din dito isang lugar na kung saan ay imbaka ng tubig. Kung siguro sa panahon natin, pwede sabihin natin ito yung swimming pool, na meron daw pong limang portico, so it means pentagon ng kanyang korte. So yan yung kanyang ipinapakita. So nagtitipon dito ang maraming mga tao, lalo na ang mga may karamdaman na dinayo ito ng ating Panginoong Jesus. Verse 3 and 4. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling anuman ang kanyang karamdaman. So makikita natin na meron isang place na sikat sa kanilang panahon. At sa atin din naman, maraming ganyang mga lugar na kinikilala na po na sikat na mga lugar ng tubig. Ang tawag sa kanya ay Bethesda. Bethesda was the meeting place of disabled people, sick people. Lahat ng may karamdaman, lahat ng mga may sakit, nagtitipon sa lugar na ito dahil umaasa sila na sila'y mabahaginan ng milagro at sila'y gumaling. Pag kinalawkaw na ang tubig, gumalaw na ang tubig, mag-uuna-unahan sila. Ang problema, karamihan ngayon po, paano mag-uunahan? Yung iba'y bulag. Hindi alam kung nasaan ang pupuntahan. Ay baka malunod pa. Diba? Yun yung nagaganap sa kanilang panahon. Na animoy parang merong contest na nagaganap. Merong starting point. Pag gumalaw na ang tubig, una-unahan na silang biglang mag-dive dun sa tubig. At ang kauna-unahan mag-dive, gagaling daw siya sa kanyang karamdaman. Ito ang nasaksihan ng ating Panginoong Jesus. Kaya sabi sa verse 5 and 6, doon may isang lalaking 38 taon nang may sakit. At siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ng lalaki, tinanong siya ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Sa dami-dami ng mga taong naroon, sa dami-dami ng mga may sakit, ang nakapukaw sa pansin ng Panginoong Jesus, yung lumpo, 38 years nang hindi makagalaw. Ganong katagal. Hindi siya 38 years old, kundi 38 years na siya, ganon ang kanyang kalalagayan na nag-aabang sa paggalaw ng tubig at siya ay magdadive. Yung nga lang, ang problema niya, lumpo siya, hindi siya makagalaw. Paano niya gagawin ito? At tinanong siya ng Panginoong Jesus, sabi niya, gusto mo bang gumaling? Napakasimple naman ang tanong ni Jesus. Ano? Kaya nga siya naroon dahil gusto niyang gumaling. Nagpapakasakali siya na siya ang mauna doon sa lugar ng tubig at para siya ay gumaling. Diba? So sabi siguro ni Jesus, gusto mong gumaling. Sabi naman nung paralitiko, of course naman, kailangan pa bang i-memorize siya? Kaya ako narito, gusto kong gumaling. Verse 7, sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon. May nauna na sa akin. So sabi nung paralitiko, eh syempre naman po gusto kong gumaling. Kaya nga po ako'y narito araw-araw at nagpapakasakali ako na ako po'y mauna roon. Ang problema po, bago pa po ako makarating, siguro gumagapang siya, ano, bago pa po ako makarating roon, eh may nauna na po sa akin naglubalong roon. Eh paano po ako gagaling pag ganito ang sitwasyon ko? Verse 8 and 9, sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka. Dalhin mo ang higaan at lumakad ka. At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Sabi ni Jesus, ah, ganun ba? Lagi kang napaguhuli. Sige, hindi mo na kailangan lumusog pa sa tubig. Hindi mo na kailangan makipag-unahan sa tubig para lumublob roon. Jesus said, get up, pick up your mat, and walk. And the man was healed instantly. He picked up his mat and walked away. Ano ang nagpagaling sa kanya? Bakit siya gumaling? Yung bang kanyang nauna ba siya pumunta sa tubig?
Yung bang literal na tubig ang nagpagaling sa kanya? No. The words of the living water, Jesus Christ. Yan ang nagpagaling sa kanya. Ganun ka-powerful ang salita ng Panginoong Jesus. Ganun ka-powerful si Jesus. The true living water. Ang patay ay bumabangon, ang may sakit ay gumagaling, ang bagay tumitigil pag sinabi ng living water. Not the literal water. Mga kapatid, siguro dito pa lang bigyan na natin ng lesson. Nasaan ang mga gumagawa ng milagro? Nasaan ang mga gumagawa ng himala at hindi maglabasan at pagalingin lahat ng mga may COVID-19 sa lahat ng sulok ng mundo? Nasaan ang mga tubig ng buhal? Bakit hindi nyo salukin lahat at ipainom sa mga taong may karamdaman? Kasi wala naman yung katotohanan. Hindi yan nakapagpapagaling. Ang nakapagpapagaling is the living water, which is Jesus Christ. Di ba? Yun ang dapat natin naiintindihan. Di in this context, ipinaunawa ni Jesus, meron kasi isang bukal, meron isang lugar ng tubig na sinasabi nila nagpapagaling. Ngayon, pinuntahan niyo ni Jesus para ituwin ang mga tao na hindi yan ang nagpapagaling. Hindi yan nakapagpapagaling. Halikayo. Di ba? So, pinatunayan niya ito nung pagalingin niya ang taong may karamdaman. Kasi yun ang tunay na nagpapagaling ang ating Panginoong Jesus. Listen, what we need is the living water, si Jesus. Ito ang gustong ipaintindi ng ating Panginoong Jesus sa lahat ng nagbubulagan sa maraming mga bagay. That because only Jesus can heal us in every aspect of our lives. Siya ang pwedeng magpagaling sa atin. Verse 9 to 11. Noong araw ng pamamahinga, kaya sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautosan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumugod siya, ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako. Ganoon nakita ng mga religious people yung naganap. Nakita nila yung lalaki na 38 years ng lumpo, naglalakad at merong daladalang higaan. Hindi nila napansin na, oh, ba't lumalakad ka na? Ba't magaling ka na? Sino nagpagaling sa'yo? Hindi ganun ang kanilang tanong. Ang tanong agad nila, ba't kami dala? Ba't mabuhat ang higaan mo? Di ba lamang, ngayon ay araw ng Sabat? Ngayon, maraming tao ganyan. Yung maliliit na bagay, pinalalaki. Yung malalaking bagay, pinaliliit ng mga taong makikipid ang utak. May isang mga ganyan na problema sa ating lipunan. Mga simpleng problema, pinalalaki. Napakasimple lang naman ng issue, stay at home. Ano bang kailangan pagtalunan dyan? Diba? So napakasimpleng mga bagay. Diba? Sa kakarampot na bigas, magtatalo-talo, magkakabarangayan. Napaka-simpleng mga bagay naman yan. Ano po? So, kailangan naintindihan natin. Dito nga eh, yung 38 years ng lumpo, hindi nila napansin na siya lumalakad na. Na dapat na sinabi, wow, himala, lumalakad ka na. Sino ba nagpagaling sa'yo? Dapat gano'n. Kundi ang nakita agad nila, ba't ka nagbubuhat ng higaan mo? Tuloy natin ang pagbabasa. 12 to 13. At siya'y tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyong dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit, hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. So, hindi ko po nakita kung sino siya. Hindi ko masyadong natandaan at kasi bigla na lang pong nawala. So, yun ang sabi niya, verse 14. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki. At sinabihan, magaling ka na. Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. So nakita siyang bigla na Jesus sa templo. Sabi na Jesus sa kanya, halika nga, ikaw yung pinagaling ko kanina. Pwede ba huwag mo nang uulit ang mga pinagagawa mo noon? Dahil pag inulit mo ba yan, hindi lang yan ang mangyayari sa'yo. Kaya nagbigay si Jesus ng hint. Bakit siya may sakit? Kagagawan din niya. Siguro pag abuso ng kanyang sarili,
O kung ano man ang kanyang ginawa. Kaya sabi niya, huwag mo nang gagawin, uulitin yung ginawa mo noon. Baka hindi lang yan ang mangyari ulit. See? Diba? So stop sinning or something worse may happen to you. So yun ang sinabi ng Panginoon. Anong lesson ang pwede natin mapulot? Dito sa isang napakasimpleng kasaysayan, lalo na sa panahon natin ngayon. Una, lahat po tayo ay pinagdadaanan sa buhay at lahat po tayo ay iisa lang naman ang pinoproblema at lagi tayo naghahanap ng solusyon sa mga ito. So isa lang naman ang problema natin, COVID-19. Pero yung COVID-19, nanganak ng maraming problema. Ano bang anak ng COVID-19? Takot. Another anak niyan, baka yung iba, ubos na ang savings. Ubos na ang kanilang mga bigas. Walang mapagata sa kanilang mga anak. Diba? Dahil walang income. So yung COVID-19, na problema natin, nanganak ng maraming problema. Yung iba, may problema sa relationship. Nag-away-away, nagtalo-talo. Kaaway na niya ang kanyang kapitbahay ngayon. Kaaway na niya ang kanyang, sino ba, ang kanilang mga kagawan, ang kanilang mga kapitan. Diba? O kaya mismo mga kagawan, nag-aaway-away. Diba? Isang ganyan. Ang dami na nang naging anak na problema ng COVID-19 sa buhay natin. Diba ba? O ilang weeks na ba tayo? 6 weeks? 7 weeks? Diba na tayong aming problemang ganito? And Jesus walked in our lives asking us, do you want to get well? Diba? Yan ang din ang tanong ng Panginoong Jesus sa atin ngayon, mga kapatid. Ano po? So, 38 years ng lumpo ito, dumating sa buhay niya si Jesus, na inkwentro niya si Jesus, sabi ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Tayo, 6 weeks to 7 weeks na tayong ganito, dumating si Jesus, ngayon ang sabi niya sa atin, do you want to get well? Gusto mo bang gumaling? Diba? So, yun yung kanyang tanong sa bawat isa sa atin. Eh, syempre, alam naman natin ang sagot. Of course, gusto natin gumaling. Kasi ganyan ang Panginoon. He cares for us. Bakit pinagaling niya siyang lumpo? Naawa siya. Nabag. Nagdalang awa ang ating pong Panginoong Jesus. Because He cares for us. Sabi ng 1 Peter 5:7, casting all your cares on Him because He cares about you. So, ibigay natin lahat sa Kanya ang ating mga alalahanin, lahat ng ating mga pinoproblema. He cares for us. Yan ang Kanyang binin sa bawat isa sa atin. So, may problema ka, may pinoproblema kayo. Sabi niya, come to me. Halika. Diba? I care for you. Cast all your cares upon me. Diba? Because He cares for us. Sabi nung kanta yung care chorus. Sabi, I cast all my cares upon you. I lay all my burdens down at your feet. And anytime, and I don't know. Mataas ko eh. Tsaka na, baka ano, may problema ko. And what do you, I will cast all my cares upon you. Pasensya na, di ako singer. Pero ganun ang Panginoon. He cares for us. Diba? Ibigay lang natin sa Kanya yung ating mga alalahanin. So Jesus asked us, ano po, $1 million question. Do you want to get well? Diba? So sagutin namin, yes, we want. Diba? Gusto na namin gumaling at lumaya na dito sa COVID-19 na ito. Number 2 lesson, ang kagalingan nagmumula sa Panginoong Jesus. Dahil ang Diyos ang ating dakilang manggagamot. Hindi yung tubig, hindi kung ano-ano pa mga bagay, only Jesus. Exodus 15:26, for I am the Lord, your healer. Diba? Ang Panginoon natin ang ating pong dakilang manggagamot. Yan ang ginawa ni Jesus sa 38 years ng lumpo. Sabi niya, gusto mo bumalik. Eh, hindi mo nga kumauna dun sa tubig eh. Hindi mo kailangan makipag-unahan dun sa tubig. Hindi kanyang pagkagalingin. Sabi ni Jesus, ako magpapagaling sa iyo. Get up, pick up your mat, and walk. Gumaling siya. Hindi dahil nagpunta siya sa tubig. Hindi dahil nagnata siya ng kung ano-ano. Hindi dahil ginawa ito, ginawa ang ganyan. Only Jesus, ang ating buong Panginoon Jesus. Even sa Santiago 5,
14:15 sabi niya doon, mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda sa iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin, may pananampalataya. Hindi sinabing pagagalingin siya dahil sa langis. Kasi hanggang ngayon, marami pa rin sumasamba sa langis. Isa lang part ng medisina yan, mga kapatid. Ano po? Pero ang kagalingan, ang sabi niya, hindi sa langis, kundi sa panalangin, may pananampalataya. Yan ang nagpapagaling sa atin. Number three, ang mga taong pinagaling at wala ng sakit, dapat maging responsable. Sabi ni Jesus, get up, pick up your mat, and walk. Alam naman pinagaling na siya si Jesus pang magligpit ng kanyang higaan. Alam naman magaling na siya, ibang tao pa ang magligpit ng higaan niya. Sabi ni Jesus, aba, teka, teka. Di ba kailangan maging responsable ka? Lumakad ka, tumayo ka, pero ligpitin mo ang higaan at buhatin mo yan. Walang magbubuhat niyan para sa'yo kung di ikaw. Kasi, magaling ka na. Tatandaan niyo mga kapatid, pag tayong pinagagaling at tayong pinalalakas at merong tagay na lakas, dapat nagiging responsable tayo. Ito ang malungkot. Listen. Lalo sa mga kabataang nakikinig ngayon at nanonood, makinig kayo mabuti. Tumingin kayo mabuti sa akin. Tingin. Minenervous na kayo. O, ano sasabihin natin? Minsan, daig pa ninyo ang lumpo. Kalalakas nyo ay katataman nyo. Hindi man lang kayo mautusan. Maramdaman ang inyong presensya sa bahay. Kasi wala kayong mga pinagkagagawa. Kundi cellphone, tulog, kain. Puro ganyan ang mga trabaho natin. Yung lumpo, pagkatapos niyang gumaling, nagtrabaho na, binuhat ang higaan, at umuwi. Yan ang napakahalagang bagay na dapat natin ginagawa. Hindi ka naman aasang, hindi naman tayo naasahang gumawa kung tayong mga walang kakayanang gumawa. Diba? Kaya lang naman tayo pinaghahanapang gumawa kasi may kakayanan tayo gumawa. Kasi malalakas tayo. Yun ang dapat ginagawa natin. Pangapat, ang mga tumatanggap ay inaasahang magbigay. Those who receive are expected to give. Yan ang napakahalagang bagay. Parang pag kumain ka sa restaurant, nagbabayad tayo. Pag nag-order ka, nagbabayad tayo. May bayad dyan eh. Yan ang napakahalagang bagay na ginagawa natin. Diba sa buhay na ito, pag tayo pinagaling, diba tayo naman ang gagamitin ng Panginoon para magbigay ng kagalingan sa iba. Gaya ng ating mga COVID-19 survivors, diba? Anong ginagawa nila ngayon? Nagdo-donate sila ng mga plasma, tawag doon, na kinukuha sa kanilang dugo kasi yung kanilang yung part ng kanilang dugo ay meron ng pwedeng lumaban doon sa pasyente ng COVID-19. Diba? So, gumaling sila, pinagaling sila, ito naman yung time na sila naman ang sumusukli. Kasi ganun naman talaga ang dapat ginagawa ng bawat isa po sa atin. Eh ngayon, kung ipagraramot nila iyon, napakawalang kakwenta-kwenta naman. Diba na sila'y pinagaling at sila'y inasikaso ng gobyerno at ng mga doktor, tapos napakasimpleng bagay, hindi nila maibigay. Pero ganun ang ibig sabihin. Kasi ang tumatanggap ay nagbibigay. Yan ang dapat natin ginagawa sa buhay nito. Even sa Luke 13, diba, 6-7, isang puno ng igos na tumubo, tapos ilang taon na siyang pabalik-balik, walang makuhang bunga. Anong sabi niya? Putulin na yan. Patay na yan. Kasi sayang ang lupa, sayang ang tubig, sayang ang pataba. Eh hindi naman siya nagbibigay ng bunga. Tanggap siya ng tanggap, pero hindi siya nagbibigay. Listen, sa panahon ngayon ng COVID-19, bawal ang maramot. Ulitin ko, ngayong panahon ng COVID-19 at crisis na ating pong dinadanas ngayon, bawal ang maramot, bawal ang magdamot. Diba yun ang kailangan natin naiintindihan? Lahat tayo may mga pangangailangan, pero may mga taong higit
na nangangailangan sa atin. Hindi tayo magsusurvive kung magraramot tayo. Sa panahong ito, ito yung panahon ng pagtutulungan, pagbibigayan, pag-share. Kung bawat barangay lang, yung mga mayayaman dyan, mag-share sa kanilang mga kabarangay, lalo mga nasa magagandang katatayuan, magsusurvive lahat dyan. Diba? Ang problema lang, sa maraming mga tao, diba, hindi iniisip ang kapakanan ng kanilang mga kababayan. Even sa mga churches, alam nyo, yan ang pinakamagandang itinuro ng Jerusalem Church. Doon sa Acts chapter 4, verse 32, sabi niya, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya, taya at di itinuring ni naman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Walang kinakabos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa at bahay at ang pinagbilhan ay ipinagkakatiwala nila sa mga apostol at ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Take note the term. Sabi niya, walang kinakapos sa kanila. Napakaganda ng term. Walang kinakapos. Walang nagugutom sa kanila. Bakit? Kasi marunong silang mag-share ng kanilang mga blessing. Yan yung napakahalagang dapat natin natututunan sa ganitong panahon. At kaya ako, personally, we thank our brethren sa the Coherent Abroad ng Cardona Church of Christ sa patuloy ninyong pag-bless sa Cardona Church para mag-supply tayo ng simpleng mga pangangailangan na napakarami nating mga kapatiran. Ano po? So, nawa patuloy kayong pagpalain pa ng ating pong Panginoon. Diba? Kasi napakahalagang bagay, hindi ito pagraramot, hindi panahon ng mga pagdadamot, ito yung panahon ng pagdudulungan, pag-share ng bawat isa. At panglima, pagkatapos gumaling nung lumbo, nagpunta agad siya sa templo para magpuri, magpasalamat, at sumamba sa Panginoon. As soon as this man healed, he went into the temple. Saan siya nakita ni Jesus? Nung pagalingin siya, bigla silang nagkahiwalay. Pagpunta ni Jesus sa templo, nakita niya yung dating lumpo na kanyang pinagaling naroon sa templo. Ano kaya ginagawa roon? Hindi nila pala ko anong ginagawa niya, pero anong gagawin niya sa templo? Alam naman mamalimos. Naroon siya para magpuri, magpasalamat sa ating pong Panginoon. Dahil yan ang dapat ginagawa ng mga taong ginagumagaling at pinagagaling ng ating pong Panginoon. As soon as you receive God's blessing, God's healing, God's protection, saan kayo nakikita ng Diyos? Diba yan ang laging trending na tanong eh. Anong gagawin nyo pagkatapos ng COVID-19? Anong gagawin nyo? O syempre, ngayon nasasabi nyo, magpupuri po ako sa Diyos, magpapasalamat po ako sa Diyos. Hintayin natin. Ano? Minsan kasi pag natapos na yan, may mga plano na tayo. Itong gagawin ko. Kakain ako roon, bibili ko ng ganito, ganyan-ganyan. Ang dami na natin mga plano sa buhay. Diba? Pwede ba lumuhod tayo sa Diyos, magpuri at magpasalamat sa Kanya pagkatapos ng krisis na mga pinagdadaanan natin ngayon? Yung lumpo na pinagaling ni Jesus nung magpunta siya sa templo, doon niya nakita ang pinagaling niya nito para magpuri at magpasalamat sa ating pong Panginoon. The man was found first in the temple in a very dramatic situation. Ano po, waiting na kumalawhaw yung tubig para siya ay mauna roon. A hopeless, helpless, diba? Pero on the second time, saan niya nakita? Nasa templo na para magpuri at magpasalamat sa ating mga Panginoon. Diba, sana maraming ganyan mga tao ngayon na hindi nakikita sa bahay-sambahan. Minsan lang makita sa bahay-sambahan. Once in a blue moon, nakita sa simbahan. Pagkatapos ano ng COVID-19, matagpuan na kayo ng Diyos na nasa kanyang mga simbahan. Diba, para magpuri at magpasalamat sa ating pong Panginoon. Nawa, naging blessing po sa ating lahat ang mga mensaheng ito na ating pong pinag-usapan. Lord, salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay sa amin ng mga hamon, ang mga mensaheng ninyo na laging umaangkop sa pangangailangan ng bawat isa po sa amin. Ang aming pong prayer, Panginoon, patuloy po na ipagkalupo ninyo sa aming pong bayan, sa aming bansa, at sa mundong aming ginagalawan ang ganap na kagalingan
Patuloy po nawa na maranasan ng bawat isa sa amin sa panahon ito ang kagalingan, hindi lamang po Panginoon ng aming physical na katawan, kundi higit sa lahat ang aming po mga kaluluwa na patuloy na matutong magbalik loob sa aming po Panginoon. I-bless you po Panginoon ang bawat isa sa amin at lahat po na nakasama po namin sa aming pong pananambahan ito, sa aming pong kanya-kanyang mga bahay. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Dahil ang Diyos, pagtibayan niya ang pananampalataya sa oras na ito
Palakasin niyo kami, Panginoon, ang aming spiritual na kalagayan. Dahil sa ustod, Panginoon, itatanggapin namin ang inyong kalarawan na katawan at dugo na nabayo ba ito sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon kami ng katiyakan na kaligtasan mula sa inyo. Panginoon, narin ito ang pinapayat sa araw na aming tatanggapin sa aming mga tahanan. Panginoon Diyos, pagbalahin po ninyo ang pinapayat sa araw na sa aming harapan. Talam namin, Panginoon, ay ito ay pagsang-ayon sa Panginoong banal na kautusan na aming alalahanin kayo sa unang araw sa Linggo. Dahil ang Ama, linisin niyo ang puso at isipan ng bote sa amin sa oras na ito. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming kasalanan na gawa laban sa inyo. Sa aming mga pagkakamali laban sa inyo, Panginoon, linisin niyo kami upang maging karapat dapat kami sa pagtangkap ng kalarawang ito. Dahil ang Diyos, maging bahagi nawa kami at kayo po, Panginoon, patuloy na mabuhay sa pagkas sa amin. Kayo po patuloy na gumabay sa aming pangaraw na buhay. Panginoon, ingatan niyo kami sa salibutan ito at kayo din sa matinding pagsubok sa salibutan, Panginoon, ibaksin niyo kami. Dahil ang Diyos, kayo po ang mabay sa amin sa nagpatuloy na aming usapang ito na po kami sinasamutin ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pumakinggan ang sinasabi sa banal na sulatan ukol sa pagkakaloob. Ganito po sinasabi sa 2 Korinto 9, talatang 6-7. Ganito po ang sinasabi. Dato po at sinasabi ko sa inyo, ang nag-aasim ng bahagyana ay mag-aari naman ang bahagyana at ang nag-aasim ng sagana ay mag-aari naman ang sagana. Magbigay ang bawat ilan ayon sa pinasiyahan ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Tayo po makapakita ay manalangin. Panginoon namin Diyos na alamang mapangalihan sa lahat ng magbanal. Salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataong ito na mabuti sa amin ay naganda ng aming mga tinangkilig sa isang linggo nagdaan. Salamat, Panginoon, sa bigyan niyo sa amin na patuloy na sa ganang papapala sa pamagitan ng aming mga pinansyal, Panginoon, pagpapala na bigay ninyo. Salamat, Panginoon, sa inyong buhay at nakalakasan na patuloy pinibigay sa amin upang, Panginoon, kami ay makaganap sa aming mga tungkulin, sa aming mga trabaho, upang, Panginoon, magbigay kami ng aming mga tinangkilig mula sa mga Panginoon ang aming tinanggap. Dahil ang Diyos, pagpalain po niyo ang aming mga kaloob na ito at kayo po, Panginoon, na magpala. Kayo, alam namin, Panginoon, na ang mga kaloob na ito ay gagamitin ng iyong iglesia sa patuloy nitong palaganap ng iyong pinasalita, sa mga programa, Panginoon, sa mga plano, Panginoon, sa mga pag-abot sa mga tao na wala pa sa inyong banal na pangalan. Kayo po ang patuloy na magbabay sa buti sa amin. Kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng kapala, Panginoon. At kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbabay sa amin sa pangaraw na buhay sa salibutan ito. Dahil lang, Ama, kayo po ang patuloy na
ingat sa amin sa ipapatuloy ng usapang ito. Po kami sinasamo tinadalangin sa matamis ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Wala kang pakalaman, siya nawa. Amen. Oh,
Panginoon namin Diyos na upang mapangyarihan sa lahat ng banal. Salamat po, Panginoon, sa matagumpay na gawain ito ng aming pagsamba, pagpupuri at panalangin sa iyong banal na salita na pangalan. Salamat, Panginoon, sa mga sa pagkain ng buhay, sa inyong pinsahe na tingin sa amin na tingkod, Panginoon, sa Father Precious sa oras na ito. Gawa, Panginoon, na salitang ito na huwag lang namin marinig na kailang Ama, kundi ipamuhay namin ito, Panginoon. Maging panunto na namin, Panginoon. Maging kalasag namin, Panginoon, sa pagharap namin sa matinding pagsubok na ito ng sanlibutan. Tumawag ka sa amin ang virus na malaganap sa sanlibutan, Panginoon. Pagtibahin yung bawat sa amin, Panginoon, sa aming pananampalataya sa inyo. Patuloy na kasi, Panginoon, ang inyong pag-ibig at pagkakaisa. Panginoon, magkaroon kami ng kapanatagan, Panginoon, at pag-asa mula sa inyo sa pagkarap namin sa virus na ito, Panginoon, sa umalaganap na epidemya, Panginoon, sa amin. Dahil ang Ama, kayo po ang aming pag-asa, huwag niyo po kaming iiwanan, Panginoon, sa pagkarap namin ito. Sa aming panahon na buhay, Panginoon, iwasin niyo ang inyong mga anak na narito, Panginoon, na patuloy na pupuri sa inyo. Nawa, Panginoon, ang bawat sa amin ay mapuri, Panginoon, sa inyo po sa lahat. Kung kami, Panginoon, ay di nagkakaroon ng karamdaman. At Panginoon, ang kapatid namin na may karamdaman na tinamaan ng virus nito, Panginoon, panggalingin niyo sila na kailan Diyos. Dahil na ilamot, Panginoon, sa inilamot po mula ang kagalingan mula sa pagkakasakit na ito. Dahil Diyos, patuloy na itinadalangin ang mga frontliners, Panginoon, ang mga medical at non-medical frontliners. Panginoon, ang mga medical frontliners na nasa ospital, Panginoon, ang mga doktor, mga nurses, mga staff, mga helper, Panginoon, mga janitor, mga gwardiya, Panginoon, sa mga pagamutan, sa buong bansa, Panginoon, patuloy silang iingatan na kailang Diyos dahil sila ang frontliners, Panginoon, at sila ang nasa life, last line of defense namin, Panginoon. Lakasin niyo, Panginoon, ang kailang katawan, ang physical na katawan, ang kailang pananampalataya sa inyo, Panginoon, at huwag sila pagugupi, Panginoon, sa sakit nito, sa virus nito, Panginoon. Patuloy silang magtiwala sa inyo, Panginoon, maglingkod, Panginoon, galapin ang kailang mga tungkulin na may pagmamalasakit, Panginoon, sa bawat isa at sa kapwa. Dahil ang Diyos na dalahin namin ang non-medical frontliners mula sa aming Pangulo, Panginoon, na Panginoon, napakahirap ng kanyang tungkulin na nakatang sa kanya. Kaya, Panginoon, bigyan din siya, Panginoon, ng karunungan ng lakas ng loob, Panginoon, upang lahat ng kanyang mga desisyon ay maging mabuti sa kabubuti ng bawat isa namin. Kaya din, Panginoon, ang Department of Health, Panginoon, mula sa province, national level, sa provincial level, at sa mga RHO, Panginoon. Panginoon, bigyan sila patuloy na alakasan, Panginoon, na pangatawan at malabanan ng sakit nito, at bigyan sila ng kanilang panampalataya at palakas ang panampalataya mula sa inyo. Kaya din, Panginoon, ang mga nanunggulan sa gobyerno, Panginoon, ang mula sa puno nilawigan namin, Panginoon, hanggang sa barangay level, Panginoon, sa mga kapitan. Panginoon, patuloy ka iingatan na kailan Diyos. Ilalayo, Panginoon, sa mga sakit na ito na lumalaganap. At kailan Diyos palakasin na kayong palapalataya sa inyo. At Panginoon, magkarap nila kayong tungkulin na may kaputihan, Panginoon, may takot sa inyo. At Panginoon, at ganapin nila ito ng may kababahang loob, Panginoon, at masiting ganapin ito para sa mga tao kanilang mananasakupan. Kailan Diyos, kayo po ang mabay sa amin. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga may sakit, Panginoon, sa oras na ito, si kasama, Panginoon, ang aming elder, Panginoon, si Brother Romero Nuevo. Kailan Diyos na may lagnat mula sa UTI. Kailan Diyos, kayo po ang nakakalam ng mga makaramdaman niya ang kailang Ama. At kayo din, Panginoon, ang mapapagaling sa Kanya. At pupubangaw sa karamdaman ito, patuloy siya bigyan ng kalakasan, ng katawan, at ng Panginoon ng panampalataya sa inyo. Pangwag siyang maghina, Panginoon, sa karamdaman ito.
Nawa ay pumag-ingat sa iba pa naming kapatiran, mga kapatid, na may karamdaman, palakasin mo sila, Panginoon, at ibangon sa karamdaman. Ang anuman, Panginoon, ay lang naranasan. Hindi, Panginoon, nilalangin namin ang kapori si Sister Ruth Gutierrez, Panginoon, si Jansen, na nagdaramos ng Panginoon ng birthday sa oras nito. Kayo po ang mabigay sa kanya ng kalakasan ng pangatawan at mahabang buhay ng pagpapala, Panginoon, at pag-iingat. Kayo po, Panginoon, ang mabigay sa kanya sa pulang kanyang sambahayan ng inyong pag-ibig at pagkakaisa. At kayo din, Panginoon, ang mapatid namin na nagdiliwa ng birthday, Panginoon, na kanilang kapanganakan. Kayo po, Panginoon, magpatuloy magpalakas sa kanilang panampalataya, magpala sa kanilang buhay, Panginoon, sa punang nila sambahayan at iingatan sa kanilang pangarawan ng buhay. Hindi na mag-asawang nag-celebrate ang anniversary ng kanilang kasal, Panginoon, patuloy sa napikising ng pag-ibig na pagkakaisa, Panginoon, kayo maging sentro ng kanilang pagmamahalan at pagsasama. Kaya din, Panginoon, kayo po ang mag-ingat sa mga kapatid namin na nasa mga bahay-bahay sa oras na ito. Patuloy sila, Panginoon, iingatan, Panginoon, pag silang bigyan ng papapala ng mga pinasya nilang pangailangan, Panginoon, kayo po ang magpuno, Panginoon. At alam namin, makilang Ama, na hindi sila pababayaan. At sa darating ng mga Panginoon, Panginoon, alam namin, nagkakaroon kami ng pagsasama-sama sa dahong ito ng inyong bahay-sambahan upang muli, Panginoon, magpuri sa inyong banal na pangalan at magpuri at magsumamba sa inyong banal na pangalan, Ama. Lord, kayo po ang mabay sa amin, sa aming muling pakisalamuha sa mundong ito, Panginoon, sa tributang ito, sa madarating na linggo, madarating na araw sa aming buhay, Panginoon, ilayon niyo kami, Panginoon, sa virus na ito, iwaksin niyo kami, Panginoon, at huwag kaming tamaan dahil ang Panginoon, alam namin na pamaminsala ng virus na ito. At Panginoon, nadalahan rin namin na tanggalin niyo ito, Panginoon, na sa inibutang ito, Panginoon, sa mundong ito, upang huwag na ito pamaminsala, Panginoon, ng buhay ng mga tao, Panginoon. At alam namin na kailan Diyos, sa inyong taktang araw, taktang oras, tatanggalin niyo na ang virus na ito, Panginoon, sa inyong pangalan. Amang banal, ay po, mag-ingat sa pagsa sa amin, sa aming mga anumang ginagawa, Panginoon, sa pag-uwi namin sa aming mga tahanan, kayo po mag-ingat, ilalim niyo kami sa aming sa anumang kapama. Pamanal, sa inyo po ang lahat ng kapurayan sa oras na ito, ito po ang aming sinasamo at inadalahin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, mula at palinman, siya nawa. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos at ang biyaya ng ating Panginoon at ang pag-ingat ng Kanyang Banal Espiritu ang siyang sumating lahat mula ngayon po kailanman, siya nawa. Amen. Oh,
inyong pong pagsama sa ating pong pananambahan ngayon pong araw po na ito. Balita po natin, una, tuloy ang ECQ up to May 15. You know? Then, tuloy po ang ating pong daily live streaming. Abangan lang po natin yan. Share lang po natin palagi. And support natin ang ating pong YouTube channel na magagamit natin sa future. Pag wala na po itong ating ECQ na ito. Balita pa rin po natin. Ano ba? Ah, mamimili tayo ng rice ngayon. Ano? So, abang na lang po yung mga naka-assign sa bawat mga lugar kasi dadaling po dyan ni Brother Sandy. Ano po? So, muli po, God bless po sa inyo at nawa po ay patuloy tayong ingatan ng ating po Panginoon. Ano po? Sa cellphone.